Trunks at Goten sobrang lakas na. Pero hindi pa din sapat. Goku! Hello guys, Ugok Anime PH nga pala ulit. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 20, Part 2 ng Dragon Ball Kakumei. Ngunit bago tayo magsimula ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng video. Natapos nga ang Chapter 20 Part 1 sa scene kung saan ay ating makikita dito si Pepino na ginamit na nga nito ang kanyang pinakahuling alas na Twirling Force. Dito na nga papasok ang Chapter 20 Part 2. At sa unang panel nga ay ipinakita nga dito ang planetang Latia kung saan ay dito nga nag-training sila Goten at Trunks. Pagkalipas nga lang ng ilang buwan nang magsimulang mag-training itong si Goten at Trunks ay nagsimula na nga silang mag-training sa second stage ng training nila dito kay Whis. Dahil sa matinding kagustuhan nila Goten at Trunks na maging malakas, ang anak nga nila Goku at Vegeta ay na-achieve na ang God Chi. Dito nga ay ipinakita itong si Goten at Trunks na kasalukuyan gamit ang transformation ng Super Saiyan God. At napakaangas nga ng dalawa na ito sa panel na ito. Sa point na ito ay sobrang saya nga ng dalawa kasi nga nagawa na daw nila. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na taos puso nga daw niyang binabati ang dalawa na ito sa progress na nagawa nila sa maigsing nakalipas na buwan na yun, mas lalo kayong lumakas. At dagdag pa dito ni Whis na nasa bingit ng kamatayan ang bawat isa sa inyo ng mga oras na ginagawa nyo ang bagay na ito, halos nakanay na attempt na kayo at kung susubukan nyo pang mag-isang attempt ay makakasigurado ako na mamamatay na kayo kahit nasabihin natin na batok kayo sa training. Sa sinabi nga dito ni Whis ay nagulat nga ang dalawa dito at sinabi dito ni Goten na mamatay. Pero dagdag pang sabi dito ni Whis na ngunit kahit na ganun ay ang pinaka-reward nyo talaga ay ang makasurvive sa training na ito. Sa moment na nga na ito ay nagsalita nga si Trunks at sinabi nito na siguro nga daw sobrang daming pinagdaanan nitong si Papa niya bago nga daw ito naging malakas. Si Goten naman ay parang inaantok nga sa mga oras na ito at sinabi nito na ilang beses nga daw niyang naiisip na mamamatay lang sila sa lugar na ito. At dagdag pang sabi dito ni Trunks na sa huli nga daw ay nagawa naman nilang ma-achieve ang milestone na ito. At mabilis nga lang daw nilang natutunan ang bagay na ito. Kaya ngayon Whis ay malugod kaming nagpapasalamat sa iyo. Ngayon nga ay baka sumama na kami Kande Papa sa Universe 6 para samahan ang mga yun na mag-training. Bilang pagpapasalamat ni Goten ay nagbaw nga ito kay Whis. Sa mga oras na ito ay sobrang saya nga ng dalawa dito kasi nga makakabalik na nga daw sila sa planetang Earth at makikita na nga daw ulit nila ang mga magulang nila, si Pan, si Piccolo at ang iba pa. Si Trunks naman dito ay excited makita ang nakakabata nitong kapatid na si Bra. At makikita nga natin dito ang dalawa na talagang excited nang makauwi. Sila nga ay nagbabalak na magpagupit muna ng buhok dito kay Whis, pero si Trunks naman ay nakaisip dito ng isang idea, gusto nga daw niyang bumalik sa planetang Earth na suot ang pang superhero na outfit. At bilang fans nga ng mga superhero movies ay gustong-gusto nga ni Goten ang idea na ito. Pero sa moment na ito habang mahinahon na naglalakad dito si Whis ay nagsalita nga ito at sinabi nito na handa na ba kayo sa susunod na test. Nang marinig nga nila Trunks ang sinabi dito ni Whis ay nagulat nga ang mga ito at sinabi ng mga ito na may kasunod pa pala, akala namin ang pag-achieve sa Super Saiyan God ang pinaka-final step. Si Whis nga dito ay nagpalabas ng sobrang laking pintuan. Makikita nga natin guys na parang sobrang importante nga ng pintuan na ito, at maganda nga din guys ang pagkaguhit nito. Salita nga dito si Goten at Trunks at sinabi nga ng mga ito na ano daw ba ang ginagawa nila dito, bakit daw sila nandito. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na halos 6 na buwan na nga daw ang nakakalipas na mag-announce itong si Grand Priest. Kayo ngayon ay nagpo-possess ng God Chi at nagawa nyo na nga magamit ang Super Saiyan God form. Dagdag pang sabi dito ni Whis na gayon paman, sa kasalukuyan yung lakas ay hindi pa din kayo makakatagal sa paparating na war. Sa point na ito ay nagulat nga si Goten sa sinabi ni Whis at sinabi nito na ganun ba talaga kalakas ang mga gods na yon. Salita nga ulit si Whis at sinabi nito na wala kayo noong mga oras na lumaban sila Goku kay Zamasu at sa Tournament of Powers. Kaya ang mga paniniwala nyo ay mali at masyadong malayo talaga sa katotohanan. Wala kayong idea kung gaano nga ba kalakas ang mga makakalaban nyo. Salita nga dito si Trunks at sinabi nito na pero lahat naman kami ay maaayos, nandyan si Papa, Majin Buu, Gohan, Android 17 at ang mga taga-ibang planeta kahit si Jiren ay makakasama namin sabi ni Papa.
At after ng masabi ni Trunks ang mga bagay na yun ay paseryosong sinabi dito ni Whis na sila ba ay sapat. Kung sasabihin ko na kahit si Lord Beerus ay hindi makakasigurado kung mabubuhay sa magaganap na war. Dito nga ay gulat na gulat itong sila Trunks at Goten para nga silang sinampal ng realidad sa mga oras na ito. Kung iisipin nga natin na talagang latak lang ang lakas na meron sila Trunks at Goten sa lakas na meron si Lord Beerus, sa moment na ito ay napaisip nga si Trunks at sinabi nito na ano, pero kung si Lord Beerus pala ay hindi din sigurado kung mabubuhay ito sa laban na yun, ay ano pa pala kami, ano pa ang ginagawa namin dito? Sa next panel naman ay sinabi nga ni Whis kanda Trunks at Goten, sa nakalipas na 6 na buwan kayo ay isa lamang average fighter ng Universe 7, pero ngayon ay meron na kayong chi ng pang-gods. Pero ito pa lang ang simula ng totoong mga bagay. Dagdag pang sabi dito ni Whis na dinala ko kayo sa lugar na ito dahil dito ako nagsimulang mag-training ng mga oras na nabuhay ako. At ang lugar na ito ay katulad ng sinasabi niyong Hyperbolic Time Chamber. Maari kayong mag-training dito ng halos 1 taon at kalahati, ang dimension na ito ay accessible lang para sa mga mortal na meron God Chi kaya makakapasok kayo sa lugar na ito. At 2 tao lang ang pwedeng makapasok dito pero exempted ako sa bilang kaya makakasama nyo ako, kaya dito ko napiling gawin ang final stage ng training nyo. At ang 4 na oras dito ay equivalent sa 1 oras sa planetang Earth, kaya imbis na 1 taon at kalahati ay magtatagal tayo sa loob ng halos 6 na taon para mag-training. The moment na nga na ito ay binuksan na nga ni Whis ang mahiwagang pintuan at sinabi nito kanda Goten at Trunks na humanda na kayo. Sila Trunks ay nagulat sa mga sinabi ni Whis at sinabi ng mga ito na bagay daw sila ay pumasok na sa loob ng pintuan na yan ay lalabas nga daw sila na ang kanilang edad ay nasa 23 or 22 at naiisip nga din nila ang magiging itsura nila bagay matapos na nila ang 6 years na yon. Dito nga ay nagsalita si Whis at sinabi nito sa 2 na malaki ang magiging parte nyo sa magaganap na digmaan at nasa inyo din ang kapalaran ng buong pamilya nyo at mga kaibigan nyo. Kaya patunayan nyo sa akin na hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyo. Na agad naman sinanayunan dito nila Trunks at Goten. Salita nga ulit si Whis at sinabi nito na mabuti. Pero bibigyan ko kayo ng 1 pang instruction para sa gagawin yung final test. Para mabuksan nyo ang pinto at makapasok sa loob nito ay kailangan nyong matamaan ako ng kahit anong klase ng atake na nagmula sa inyo. Paalala ko lang, wala pang mortal ang nakagawa sa akin ng bagay na yun kahit ang mga tatay nyo. Dahil nga sa sinabi ni Whis ay gulat na gulat nga dito sila Trunks at sinabi nito na ano. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na kailangan nyo lagi na lagpasan ang lakas na meron ang inyong mga sarili para magawa ninyong maligtas si Son Goku at ang buong multiverse. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Sa tingin nyo guys, magagawa ba nila Trunks at Goten ang maligtas itong si Goku at ang multiverse? Comment below. Bago matapos ang chapter na ito ay huwag kakalimutang mag-like sa ating video para sundan na agad natin. Hanggang dito na lang ito guys, maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan.